Yan guys, magandang araw po sa inyong lahat at welcome po sa ating YouTube channel. At isishare ko lang po ito sa inyo guys, itong APS topic exam namin dati. At marami kasi akong nakuhang mga tsambang sagot guys, kaya yan po ang gusto ko pong ishare sa inyo guys. Okay? Paano tayo makakuha ng mga tsambang sagot sa APS topic exam? Kasi ito po yung dahilan kasi guys, bakit po ako pumasa sa exam, kasi marami po akong nakuhang mga tsambang mga sagot. Kaya pagtsagaan niyo po, panoorin uli guys ang video natin ngayon. Kaya itong number 1 guys, hindi ko naman po alam ang Korean ng pechay guys. Kaya hindi ko na binasa yung mga choices, lumipat po ako sa iba at iniwan ko. Which is mali po guys, kasi nung binalikan ko guys, tapos binasa ko yung mga choices, tanggol, manol, yangpa, pecho. Dito ko na-realize na ang pangalan nito ay pechay, tapos magkatunog lang ko sa pecho. May mga Korean word kasi guys na kinuha lang ko nila sa English na word. Kaya ang sinagot ko ay pecho. At hindi po ako nagkamali guys, tama po ang nakuha akong sagot. Kaya malaking tsamba po ito para sa akin guys. Kaya para po makakuha po kayo ng tsambang mga sagot kahit hindi nyo po alam ang Korean word nito, ay basahin po ninyo ng dahan-dahan ang mga choices guys, okay? Para makuha po natin ang tamang sagot kahit hindi po natin alam, okay? Sana po ay naintindihan nyo po ang ibig ko pong sabihin guys. Andito naman guys sa number 2, hindi ko rin alam itong Korean ng short. Ang alam ko lang yung pantalon, yung baji. Kaya binasa ko rin lang dahan-dahan. Lagi may nakita ko itong ban baji nida. At ito yung pinili yung sagot guys. Kasi sa Korean guys, itong ban kasi ay kalahati o half. Kaya yan po ang pinili ko at hindi po ako nagkamali. Kahit hindi ko alam ang Korean ng short, ay nakuha ko pa rin yung tamang sagot guys. Okay? Kasi ang sinagot ng mga kasama ko itong CMM nila, which is nagkamali po sila guys. Kaya importante na kahit hindi po natin alam, ay huwag po kayong mawala ng pag-asa guys, okay? Nandito naman sa number 3 guys, nakuha ko po talaga ang tamang sagot ito. Hindi po ito tsamba, kasi madali lang naman guys ito, bilbilangin mo lang 8 pencil po yan. Tapos hanapin lang po natin dito ang yodel. Ito, number 3, yodel. Number 1, yodel. Kaya, dalawa na lang po ang pagpipilian natin. 1 at saka 3. At ang pinaka-importante dito guys, itong Korean classifier. Kasi pag hindi po natin alam itong mga classifier guys, ay hindi po talaga po natin makuha ang tamang sagot. Gaya nito guys, pencil, ang classifier po ng pencil ay jarro. Yun pero yodel, jarro, isomnida. Ang classifier na ito guys ay ginagamit po ito sa mga matutulis na bagay. At ito naman sa number 3, yun pero yodel, sungi, isomnida, ay mali po ang classifier na ito para sa pencil. Ginagamit po itong classifier na ito guys para sa mga grapes, yung maramihan, yung pungpong sa Bisaya, yung mga bulaklak, grupo ng mga bulaklak. Sungi po ang classifier na gagamitin po natin dyan guys, okay? At marami pang mga classifier guys na dapat yung sauluhin kasi importante po yan. Kaya ng sa tao ay myong, sa hayop ay mari, at napakarami pang ibang classifier na dapat yung malaman guys, okay? Kaya dapat po ay dagdag nyo po sa mga pag-aaralan po yan. At dito pa po guys, ito, tsamba rin po ang nakuha ko pong sagot dito guys, kasi Naksi Haji Masipseo, hindi ko naman po alam kung ano yung Naksi Haji, hindi ko po napag-aralan yun guys. At ang ibig pong sabihin pala niyan ay no fishing, kaya ang tamang sagot is number 2. Pero nakuha ko pa rin po ang tamang sagot dito guys, kasi napag-aralan ko po kasi itong 1, 2, 3 at saka 4. Pero hindi ko lang po matandaan kung ano po ang tawag nila. Pero nabasa ko na po ito guys. Ang hindi ko lang po napag-aralan is itong no fishing. Kaya ito po yung kinuha kong sagot guys. At
sa awa, sa itaas ay naging tama po ang nakuha ko pong sagot, guys. Okay? At dito naman, guys, madali lang naman ito. Kaliwa kanan, ito kaliwa. Wenjukoro kasiyo. Kung kanan is Orunjukoro kasiyo. Okay? Tokbaro is straight at itong Torokasiyo is pasok. At sana po, guys, ay nakatulong po sa inyo ito. Kung gusto niyo po makakuha ng mga tsambang sagot, ay huwag niyo basta-basta iwanan ang mga numbers, guys, ang mga item. Kasi kahit hindi po natin alam ang kuriya nito, ay maaaring makuha pa rin po natin yung matamang sagot. Okay? At good luck po sa inyong lahat, guys.